Isang magandang araw sa inyo, Sir Will, at sa masugid ninyong mga tagapakinig. Kilalanin niyo na lang po ako sa pangalang Mike, 34 anyos, maso ng kalsada dito sa Taguig sa Maynila. Kami po yung naghuhulma ng mga tabla sa mga ginagawang kalsada. At pag nahulma ko na ang mga tabla, gamit ang mga kabilya na nakakabit sa lupa, doon na dadaan ang mga truck na nagbubuhos ng mga simento. Saka na mahuhulma ang simento na nagiging kalsada, kalaunan, na siya namang pinaghihirapan ko buong maghapon para ihanda sa pagdating ng mga dambuhalang truck ng simento. Isang araw noong binalikan ko yung tabla na hinulma ko na dahil natuklap ito, dumating na pala noon yung truck na magbubuhos ng simento. Maramihang buhos iyon at sakin pala babagsak. Biglang dumating ang isang lalaki, habang yung isa pang lalaki sigaw ng sigaw na ako raw ay masisimento. Kaagad naman akong dinampot ng lalaki. Inihagis at itinulak ako patabi sa kalsada at siya ang nabuhusan ng simento. Mabuti at napakaliksi niya. Agad niyang nahugot ang sarili niya sa simento at nakaligtas siya. Natulala na lang ako sa lalaki na siyang nagligtas sa akin ng mga oras na yon. Binuhat siya ng kasama niya at umalis sila. Palaisipan sa akin kung sino ang lalaki na yon. Di ko man lang napasalamatan. Nagmamadali silang umalis. At noong paalis na sila, sumaludo na lang ang kamay niya sa noo niya habang nakangiti siya sa akin. Sir Will, isa lamang ito sa mga pangyayari sa trabaho ko na muntik na akong mamatay. Ngunit may tao palang bigla na lamang magliligtas sa iyo na hindi mo kakilala. At sa kwento na ito, may itinatago pala siya sa sarili niya. Hindi ko alam kung kwentong pag-ibig ito o kwentong anghel o kwentong superhero. Basta di ko alam, pero ikukwento ko dahil alam ko nakapupulutan ito ng aral ng bawat nakikinig ng sulat na ito. Sir Will, makikita niyo ako na palaging nakasuot ng guwantes sa tabi ng daan. Hawak ang higanting martilyo at mga pira-pirasong kabilya na panghulma sa mga simento ng kalsada. At isang araw noon, habang abala ako sa paglilinya ng mga tabla at bakal sa kalsada na ginagawa namin, dalawang lalaki na construction worker din ang dumaan sa likuran ko at sinitsitan ako. Napalingon ako. Nagtaka ako. Bigla humablot ng good morning tawil yung isang lalaki. Isinampay niya ito sa may liig ko. Nakita niya ata na pawis na pawis na ako noon, kaya siguro nagbigay siya ng tawil. Ngunit nagsalita agad yung lalaki na kasama niya. Aba, aba, may pabigay-bigay ka pa ng tawil, ha? Kilala mo ba siya, pare? Sumagot naman ang mahinahon yung lalaking nagbigay ng good morning tawil sa akin. Hindi ko kilala, pero parang siya yung nililigtas ko dati. Tsaka kawawa naman, wala man lang tawil. Oo nga, pare, tingin ko siya yung lalaki na muntik nang mabuhusan ng simento ng buhay. Pawis na siya at kawawa naman talaga, oh. Sir Will, kahit ako, namukhaan ko siya. Parang siya nga yung lalaking nagligtas sa akin. Di lang ako nakapagpasalamat noon dahil nagmamadali sila sa kabilang kalsada kasi sila nagtatrabaho noon. Pero tinignan kong mabuti ang mukha niya. At bago pa ito, isang pangyayari ang muntik nang kumitil ulit sa buhay ko. Na-outbalance yung truck na may karga ng simento noon at madadaganan ako. Nang biglang ulit sumulpot ang lalaki na ito. Ewan, nakakagilalas talaga. Animoy lagi siyang nakabantay sa bawat aksidente ko. Binangga niya ako at kapwa kami tumilapon sa labas ng kalsada. Natumba ang truck kung saan ako andoon. At maraming salamat sa lalaki na ito at muli akong iniligtas mula sa bingit ng kamatayan dito sa Maynila. Para bang Anghel de la Guardia siya na palaging dumarating kapag nasa bingit na ako ng kamatayan. Pero hindi ko siya mapasalamatan.
gawa nang umaalis rin siya agad at bumabalik sa trabaho niya sa kabilang kalsada. Hanggang sa isang araw, habang bumibili ako ng soft drink sa may tindahan, tanghaling tapat noon. Siguro sa punto na ito, dito ko na siya nakilala. Ngunit nagdadalawang isip ako siya. Kung siya nga ba ito? May kasama siya rito. Nasa may tindahan ako nito. Bibili lang sana ng maiinom. Ngunit sa puntong ito, mukhang dito na nga nag-cruise ang mga landas namin. Pero di ako sigurado ng mga oras na ito, Sir Will, kung siya nga ito. Dalawang lalaking nakagwantes rin na kagaya kong mason ang nakatayo sa may tabi ng tindahan. Parang sila na nga ito. Tinignan ko silang maigi. Ngunit pinagmamasdan rin nila ako habang papalapit ako sa tindahan. Sa mga oras na ito, sumagi sa isip ko na parang siya yung lalaki na laging nagliligtas sa akin. At naalala ko, siya rin ang nagbigay ng good morning towel sa akin noon kung di ako nagkakamali noong pawis na ako sa may kalsada. Hanggang sa narinig ko na ako na ang pinag-uusapan ng dalawa na lalaki na ito habang hawak nila ang puto at coke na iniinom nila. Di ko maiwasan mapatingin sa dalawang lalaki na ito dahil panay ang tingin nila sa akin. At bigla na nga lang silang nagtanong sa akin. Ang unang nagtanong kung di ako nagkakamali ay si Romnick ang nagbigay ng tawil sa akin. At ang tanong niya ay ganito. Kumakain siya ng puto nito at pangiti-ngiti sa akin. Pare, palagi ka namin nakikita sa trabaho pero di ka namamansin. Ako pala si Romnick at ito si Iron. Sandali, ikaw ba ang lalaking palaging nagliligtas sa akin? Oo, ako. Dito na ako napaluhod sa lupa at labis akong nagpasalamat sa kanya. Ngunit hinila niya ang kamay ko at sabi niya, "Wala yun pare, huwag ka ngang lumuhod dyan sa lupa. Hindi ako Diyos, tao lang ako. Tumayo ka nga." Pero pare, nararapat na pasalamatan kita. Makailang beses na akong muntik ng mamatay. Pero dahil sa'yo, ito at buhay pa ako ngayon. Wala yun pare, wala sa akin yun. Relax ka lang. Agad namang nagsalita yung kasama niya na ang pangalan pala ay si Hyron. Grabe pare, ang pasasalamat sa iyo ng tao na ito sa iyo ha. Sige na, yakapin mo na. Ha? Ako? Yayakapin ko siya? Oo, kasi di ba yun naman talaga, niligtas mo siya? Nagpapasalamat siya sa iyo. Kaya yakapin mo na. Ha? Niligtas ko lang siya pero di ibig sabihin. Magyayakapan kami. Yakap lang, tropa lang naman eh. At dahil hindi alam ng dalawa ang magiging reaksyon sa pagpapasalamat ko sa buhay ko na utang ko kay Romnick, ako na lang ang yumakap sa kanilang dalawa nang mabilisan. Yakap ng tropa at totoong kaibigan. Subalit sa paglipas ng usapan, naging seryoso ang mga sandali. Bumili ako ng soft drinks. At noon pa pala sila may napapansin sa akin kapag nakikita nila ako sa trabaho ko. Kaya lagi silang napapatingin sa akin. Alam mo pare, kaya palagi kang naaaksidente kasi ang seryoso mo sa trabaho mo. Nakakalimutan mo na may mga padating na truck. Mabuti na lang at may palaging nakabanday sa'yo, itong kaibigan ko. Doon na ako nagtaka. May palagi palang nakabantay sa akin na lalaki. Hindi ko alam kung bakit pero tayo palang mga tao, may tao pala na palagi sa ating nakabantay. At ang totoong nag-aalala sa atin, Sir Will, sila yon.
kahit hindi naman natin kakilala ang tao na ito. Pero ewan ko ba kung bakit may mga tao na ganito. Handang magbuwis ng buhay nila para sa tao namang hindi nila kakilala. Meron pala mga ganitong tao. Pinagmamasdan ako ni Romnick mula paa hanggang mukha ko. Habang yung kasama niya, sinisiko na siya. Ewan ko pa Sir Will, pero nahihiwagaan ako sa dalawa. May nakikita sila sa akin na hindi ko naman alam kung ano. Dito na ako nagsalita. Maraming salamat talaga mga pare. Pero sige, aalis na ako mga pare, ha. Sandali, Mike. Huwag ka munang umalis. Ito, putong bigas, libre ko na sa'yo. Kasi soft drinks lang binabanatan mo. Mapapasma ka niyan. Uwi ka ni Romnick. Sumabat naman yung kasama niya na si Hyron at kinukontra siya nito. Pareho silang mga lalaking matangkad at matipuno na ang pangangatawan. Pero nahihiwagaan na talaga ako sa kanila. Hanggang sa si Hyron may sinabi na. Aba, itong hindi mo kakilala, nilibre mo ng putong bigas, Romnick. Ako na kanina pa dito kasama mo, nag-aabang na ilibre mo. Wala. Tapos yung kakadating lang, nilibre mo agad. Ano ba naman yan, pare? Porket lagi mo siyang nililigtas. Iron, huwag ka nang magtampo. Ito kasing si Mike, tanghaling tapat na o. Pero soft drinks nilalantakan. Mapapasma yan. Aba, kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa ibang tao, Romnick, ha? Concern ka na ba talaga sa kanya? Yung girlfriend mo nga, sabi niya sa akin, ang kuripot mo raw. Tapos itong lalaki na gwapo na ito, napadaan lang dito, nilibre mo agad. Porket lagi mong nililigtas. Ako nakapirasong puto ang kinakain na tropa mo. Wala. Nakakasama ka ng loob. So tinagal-tagal natin dito sa Maynila, Romnick. Ako na lagi mong kasama maghulma ng kalsada. Wala ka man lang pakialam sa akin mula noon kung mapapasma na ako. Pero itong lalaki na ito, may pakialam ka kagad. Pre, huwag ka nang magtampo. Putong bigas lang yan. Di mo ba nakikita? Coke lang ang iniinom niya dahil nagtitipid ata siya. Siguro may pamilya siya na binubuhay sa probinsya niya. Pare, di ba? Tama ka, pare. Maraming salamat sa putong bigas, ha. Ito na ang pananghalian ko. Walang anuman, pare. Sino pa bang magdadamayan kundi tayo-tayo rin lang naman dito sa Maynila? Salamat talaga, pare, ha. Malupit ka talaga, Romnick. Isusumbong kita sa girlfriend mo. Nanlilibre ka ng pera mo sa lalaki. Tapos sa kanya hindi. Hyron, ano ba? Maliit na bagay pinapalaki mo. Putong bigas lang yan. Umayos ka nga. Sige, ilibre mo ako ngayon ng puto. Di na kita isusumbong sa girlfriend mo. At hindi ko rin sasabihin itong pera ngayon na sinasayang mo, na pera mo sa iba. Kasi di ba dati inaaway ka ng girlfriend mo dahil sa mga ganito na nanglilibre ka ng ibang tao? Anong inaaway ako ng girlfriend ko? Dahil nanilibre ako? Ang layo na ng narating ng bibig mo, Iron, ha. Umayos ka. Hindi ako nagsasayang ng pera sa iba. Ah, hindi. E ano ito? Ano siya? Sir Will, natulala na lang ako sa dalawang matipunong lalaki na ito dahil nag-aaway na sila dahil raw umano sa pagsasayang ng pera sa iba. Samantalang kuripot daw itong si Romnick sa jeep nito. Ewan, di ko makain ang puto na nilibre sa akin. Dahil lang sa isang putong bigas, nagkapikuna na sila. O ito, 5 piraso ng putong bigas. Itahimik mo ng bibig mo, Hyron, ha. Huwag na huwag kang magkakamali na magsumbong sa girlfriend ko. Huwag kang magsumbong ng mali, ha.
Nakikita mo nang walang makain itong si Mike. Siyempre bibigyan ko ng pagkain, di ba Mike? Hala, kinindatan mo sa mata si Mike. Wala, stick ka talaga, Romnick. Isusumbong na kita talaga sa girlfriend mo. Kindat lang naman, susumbong ka. Anong masama doon? Ganon kaming mga bad boy. Kahit mga lalaki, kinikindatan namin. Basta masaya kami na nakikita namin sila na masaya. Sino? Itong lalaki na ito na lagi mong nililigtas? Oo, siya. Masaya ako na nakatulong ako sa kanya. E bakit ang tamis ng mga ngiti mo at ang lalim ng hugot ng hininga mo? Pwede ba? Tigilan mo na ako, Iron. Masaya lang ako na may bagong kayo. Masaya lang ako na may bago tayong tropa. Yun lang yun. Wala nang iba pa. Sir Will, dahil di matapos-tapos ang pagtatalo-talo ng dalawa, nagpaalam na ulit ako. Paalis na pala ako, mga parya. Mukhang hinahanap na ako sa construction site. Tsaka dahil sa akin, baka tuluyan kayo mag-away. Tatandaan ko na lang kayo. Bali, ikaw si Romnick, ang makailang beses na nagligtas sa akin. At ikaw naman si Iron. Oo, pare. Ako si Iron. At yang nang libre sa'yo ng puto, siya si Romnick, ang superhero mo. Salamat dito sa putong bigas, Romnick, ha. At salamat sa pagliligtas sa akin palagi. Wala nga naman, pre. Mamaya, punta kami sa'yo, ha. Anong punta ako sa'yong sinasabi mo, Romnick? Alam mo ba kung saan siya nakatira, si Mike? Hindi ko alam. Aalamin pa lang natin. Natin? At dinamay mo pa talaga ako? Oo, kasama kita siyempre. Ako? Sasama? Iba ka na talaga, Romnick. Wala lang naman to. Kung ano-anong sinasabi mo. Relax ka lang, Iron. Ikaw pa rin naman ang pinakatropa ko. Relax lang, pare. Sir Will, sumapit ang hapon. Bit-bit ko ang isang supot ng ulam at kanin. Habang naglalakad ako pa uwi, biglang sumabay sa akin si Romnick at si Iron noon. Nagulat ako. Seryoso pala sila sa mga sinasabi nila. Sasama pala talaga sila. Oh Mike, pauwi ka na pala. Ano yung nasa plastic na bitbit mo? Ulam at kanin lang ito, pre. Napasabay kayo. San kayo pauwi? Ah, kami ni Iron. Sasama kami sa iyo pauwi. Sabay akbay bigla sa akin ni Romnick. Bigla akong nailang kay Romnick, Sir Will. Umakbay kasi siya bigla. Ano? Sasama kayo sa akin? Oo Mike, mapilit kasi itong si Romnick eh. Kanina pa ito nag-aaya na sumama raw kami sa iyo pauwi. Makikitambay raw sa inyo. Sige na Mike. Paakbay nga. Nailang ulit ako, Sir Will. Nailang ako. Kasi inamoy ni Romnick ang tenga ko. Pakaakbay niya. Para akong sinabuyan ng tubig. Naalala ko ang asawa ko. Yung misis ko kasi. Hinahalikan ako nun sa may tenga ko lagi. Pero itong si Romnick, ay, ewan ko ba. Napansin ni Hiro na panay ang akbay sa akin ni Romnick. Hoy Romnick, baka naman matunaw na ang tenga ni Mike. Kakatingin mo sa kanya, sa tenga niya. Ano bang meron sa tenga ni Mike, ha? Ako? Inaakbayin ko lang naman siya. Maglakad na nga lang tayo, dami mong napapansin.
At habang naglalakad kami, Sir Will, kulang na lang sumigaw na ako doon sa daan dahil kay Romnick. Pero pinapabayaan ko lang, gawa ng baka ganun nga talaga siya na tao. Masyadong malambing sa katropa niya na lalaki. Pero ilang na ako. Noon, hindi ako sanay na may umaamoy sa tenga ko. Kainis. Inaakbayan lang naman kita, Mike. Hindi ka na nagsasalita. Baka napipilitan ka lang na payagan kaming makitambay sa bahay mo, ha? Oo nga, Mike. Baka ayaw mo talagang tumambay kami sa inyo. Pwede ba talaga? Pwede naman. Kaso maliit lang tinutuluyan ko eh. Baka hindi kayo maging komportable doon. Hanggang sa kakalakad namin, narating na nga namin ang tinutuluyan ko. Pinatuloy ko ang dalawa. Pagdating sa boarding house ko, pagpasok ng dalawa, bigla na lamang tumalon si Romnick sa tulugan ko at natulog siya habang si Hiron nagtimpla ng kape. Si Romnick, sinusundan ako ng tingin. Oo, utang na loob ko ang buhay ko kay Romnick. Pero bakit ganun siya? Ako na lang palagi ang nakikita ng mga mata niya. Animoy para siyang CCTV, noong nasa bahay ko na siya. Kaya labis na akong naiilang at hindi komportable. Hanggang sa noong naghahanda na ako ng kanin at ulam, biglang lumapit si Romnick sa likod ko. Nasa labas nun si Hiron. Pinakikiramdaman ko kung bakit nasa likuran ko na noon si Romnick at bakit di siya umaalis. Hanggang sa bigla na lang siyang umakbay sa akin at inilagay ang baba niya sa balikat ko. Nagulat naman ako at naitapon ko ang sandok sa kanin. Anak ng tinapa. Romnick, ano ba? Ano bang nangyayari sa iyo, ha? Wala. Pinapanood lang naman kitang maglagay ng kanin sa plato. Tsaka kaibigan mo na ako. Okay lang naman na umakbay ako sa iyo. Paminsan-minsan, di ba? Lalaki naman ako. Lalaki ka. Walang mali siya. Sir Will, napaisip ako ng malalim. Unang beses iyon na may nagsabi sa akin na ganun. Lalaki na mga ganun. Pero iba na talaga ang kutob ko. May kakaiba talaga kay Romnick. Biglang dumating si Hiro noon. Oh Mike, bumili pa ako ng karagdagang ulam, oh, para naman hindi kami pabigat sa iyo sa pagkikitambay namin dito. At least kanin na lang ang sasagutin mo, 'di ba? Romnick. O bakit ang tahimik yung dalawa? Anong nangyari? Wala pare. Ito kasi si Romnick, kung ano-anong sinasabi. Kung ano-ano rin tuloy ang naiisip ko. Sige na. Kain na tayo. Tara mga pare. At kumain na kami noon ng sama-sama. Pagkatapos kumain, mga bandang alas 11, nakatayo lang ako nito sa may pintuan at nagpapalipas ng oras. Si Hiron, nakatulog na doon sa may tulugan ko. Habang si Romnick, di ko alam kung nasaan. Ako naman, andoon lang sa may pintuan, inaantay ko na umuwi na sila. Ngunit biglang dumating si Romnick na may dala ng pagkaing barbecue. Nakangiti siyang papalapit sa akin. Ito Maiko, barbecue, tara kain tayo. Salamat pare ha, pero nagabala ka pa, tulog na si Hiron. Ano ka ba? Para sa ating dalawa ito, dito ka na. Umupo ka rito at lantakan natin itong barbecue. Umupo ako.
ang bilis kumain ni Romnick ng barbecue. Natulala na lang ako. Pangiti-ngiti pa siya sa akin at parang tutunawin ako ng mga mata niyang hindi umaalis sa pagtingin sa akin. Ano bang nangyayari sa kanya? Hanggang sa nagsalita na siya. Grabe Mike, sobrang malinamnam itong barbecue. Napakasarap ng pagkakaluto. Sa tingin ko, ikaw rin. Ano? Anong ako rin? Ikaw, siguro. Parang barbecue rin. Tigilan mo, Romnick, ka sa mga ganyang sinasabi mo. May asawa na ako at hindi sa akin akma ang mga kataga na ganyan, ha? Eh ano naman kung sabihan kita ng ganyan? Di ka ba masaya? Bakit? Ano ba ibig sabihin mo, ha? Kanina ka pa. Kung ano-ano mga ipinaparamdam mo sa akin. Kung ano-ano mga sinasabi mo. Nasa may kalsada pa lang tayo, panay ng akbay mo sa akin. Na ano ka ba, ha? Ah, yun. Wala yun. Huwag mo akong pansinin. Ganito talaga ako sa mga tao. Lalo na sa taong special sa akin. Kagaya mo. Ha? Romnick, itigil mo na yan. Iyan ang nakakailang sa akin. Hindi na ako mapalagay. Bakit? Ayaw mo ba na may naglalambing sa'yo na kagaya ko? Wala namang mali siya. Pareho naman tayong lalaki, ah. Normal naman ang mga ganito, ah. Kaya sige na. Itong barbecue, ubusin mo na. Para sa'yo ito. Ay, ewan ko sa'yo. Pero maraming salamat sa pagliligtas mo lagi sa buhay ko, ha. Alam ng asawa ko na lagi mo akong nililigtas. Oh, alam pala niya. E di malakas na ako sa kanya. So kung may nais man akong hilingin sa'yo, ibibigay mo sa akin, Mike. Ano? May hihilingin ka? Oo. Total, malaki rin ang utang na loob sa akin ng misis mo. Pwede na akong humiling sa'yo. Ako? Malaki ang utang na loob sa'yo? Labas si misis doon. At hinding-hindi ko makakalimutan ang pagliligtas mo sa akin. Yun naman pala. Kaya hihiling na ako sa'yo ngayon pa lang. Ano? Hihiling ka na? Na ano? Ano naman ang hihilingin mo? Simple lang naman ang kahilingan ko. Ang makapiling ka kahit isang saglit lang. Sir Will, doon ako binuhusan ng malamig na tubig. Nabunyag na ang lahat ng motibo ni Romnick. Nung gabi na yon, kinabahan ako. Hindi ako makakibo dahil unang beses kong makarinig ng ganon at hindi ako tanga para hindi ko makuha agad ang gusto niyang sabihin. Pero hindi ako pumayag. Sa pamamagitan ng hindi pagsasalita, nanahimik ako. Kasi di ko alam ang gagawin ko. Una sa lahat, pareho kaming lalaki. At nagsalita na nga siya. Sige na nga. Hindi muna. Hindi muna kita pipilitin. Pero palagi akong tatambay rito sa bahay mo, ha. At maghihintay ako na makuha ang kahilingan ko. Dahil hindi ko na talaga kaya, Mike. Kaya sana mapagbigyan mo ang hiling ko. Sir Will, hindi lang isang beses na nakitambay itong si Romnick at Hiron sa bahay ko, kundi marami pang beses na palagi silang dalawang nakikikape sa bahay ko
at nakikipag-usap sa akin lagi gabi-gabi. Nakikitawanan. Hanggang sa paulit-ulit nilang pakikitambay, isang gabi, si Romnick na lang bigla ang natitira. Wala na si Hiron. Dumami pa ang mga gabi na si Romnick na nga lang talaga ang nakikitambay sa bahay ko. Wala na yan sinasabing kung ano-ano si Romnick sa akin. Pero may mga bagay na nakikita kong ginagawa niya na hindi ginagawa ng isang ordinaryong kaibigan. Noong isang gabi, noong may lagnat ako, bigla na lamang dumating si Romnick na may dalang mga prutas. Nilagay niya ang mga prutas sa mesa, sa may tabi ko. Sabay umupo siya sa may tabi ko habang natutulog ako noon. Pagising ko, nagulat ako. Siya pala. Oh, Romnick, andito ka. Oh, andito ako kasi kanina hindi ka raw pumasok, sabi ni Hiron. May lagnat ka raw eh. Kaya ito, binilian kita ng prutas. Naku pare, nagbala ka pa. Sinat lang naman ito. At ang nakakagulat, kumuha na lamang siya ng good morning towel. Yung towel na bigay niya at nilublob niya ito sa mainit na tubig at nilagay sa noo ko. Tulala na lang ako habang ginagawa niya yun. Pre, huwag mo na akong asikasuhin. Kaya kong sarili ko. Pare, kaibigan kita. Kaya dapat aalagaan kita. Be, wala pa naman dito ang asawa mo. Kaya ako na muna magpapagaling sa'yo. Napakahalaga mo sa akin, Be. Si Ruwil, gumaling ako sa lagnat ko noong gabi na yon. Hanggang sa nakapasok na ulit ako sa trabaho ko. Naabutan ko si Romnick na abala rin sa paghuhulma ng mga gagawing kalsada. Pangiti-ngiti siya sa akin. Nilapitan ko siya at kinausap ko. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin kagabi ha, pare ha. Ngayon magaling na ako. Trabaho ulit. Wala yun pare. O ako na magbubuhat niyan. Mabigat yan. Baka masinat ka, be. Be? Tinawag mo akong be? Oo, be. Tutal lang may sakit ka. Inalagaan kita kagabi. At gumaling ka. Tinawag nga kita kagabing be. Kaya be na ang tawag ko sa'yo. Tumigil ka nga pare. Baka marinig tayo dito ng mga katrabaho ko. Kagabi pa nga kita tinatawag ng bee nung may sakit ka. Di mo naman napapansin sa taas ng lagdat mo. Tapos ngayon, aayaw-ayaw ka sa bee. Siyempre, lalaki tayo. Tapos tatawag ka ng bee. O sige-sige na, pare na lang. Yan, yan ang tama. Ang daming tao dito, tapos bee. Ano iisipin nila? Mga bakla tayo? Oo na. Doon na lang sa boarding house mo, tatawagin kitang be. Sir Will, pinasa ni Romnick ang napakahabang tabla. Natulala naman ako pati si Hiron. Ano bang meron sa tao na ito? Walang kapagod-pagod. Sobra-sobrang pag-aalala sa akin. Hanggang sa sumapit muli ang gabi. At dumating na naman siya. Oh, Romnick, napatambay ka ulit dito sa bahay ko ha. Oh, kasi gusto kitang makausap, be. Gusto kita kausap, be. Ha? Ako? Gusto mo kausap? Itigil mo nga yung be mo. Si Aaron, nasaan si Aaron? Ayun, tinatamad. Nang bigla na lamang itinulak ako ni Romnick at napunta ako sa may pintuan
Rumnik, ang daming tao. Pupunta-punta ka dito tapos manunula ka? Ano bang problema mo, ha? Isang kiss lang naman, be. Kiss? Di mo nakikita? Ang daming tambay dito sa labas ng bahay. Naisip mo pa talaga yan? Ibang ka na ba? Di ba sabi mo, hindi na muna? Nangako ka? Be, sa bawat araw na nasa bahay ako, ikaw lagi ang nasa isip ko, be. Ngayon na nasa harapan na kita, isang kiss lang naman, be, ang hiling ko. Kaya sana pagbigyan mo ako. Pinaan mo ang boses mo. Ang daming tao. Ayaw ko ng kiss. Iyan ang gusto mo, be. Gusto ko ng normal na buhay. Hindi yung ganito. Na may lalaking bumabagabag sa akin. Ano? Ako? Binabagabag ka? Oo. Tuwing tatambay ka dito sa bahay ko, bitin lagi ang atay ko. Ano mang oras, naiisip ko na pagtatawanan ako ng mga tao. Hindi na kita maintindihan, Romnick. Gusto ko na ng kapayapaan. Tambay ka na lang dito sa bahay ko. Wala nang mga ganyang naiisip mo. Maawa ka naman. Pareho tayo mapapahiya rito. Ang daming tao. Oh, sige. Kung yan ang gusto mo, mananahimik na lang ako. Pero tatambay pa rin ako dito. Mamayang hating gabi, ah. Mamayang hating gabi na lang. Pag walang tao. Wala ka talaga. Itimpla na nga lang kita ng kape. Para kumalma ka na. Salamat dito sa kape, paring Mike, ah. Ito, para sa'yo. Ano naman yan? Cellphone. Ako, bibigyan mo ng cellphone? Oo, kasi wala kang cellphone, eh. Naaawa ako sa'yo. Pre, huwag na. Nakakahiya. Sige na. Pinaghirapan ko yan tapos hindi mo tatanggapin. Malulungkot ako pag hindi mo yan tinanggap. Yan ang sinasabi ko, eh. Gumagastos ka na dahil sa akin. Siyempre, ikaw si Mike, ang aking iniibig. Kaya sige na, tanggapin mo na yan, pare. Be. Hindi. Mali ito. Nakakahiya sa'yo. Tanggapin mo na. Dahil para sa'yo talaga yan. Pero mali ito. At bakit mo naman ako bibigyan ito? Hindi ko naman ibinibigay ang kahilingan mo. Barkada lang naman tayo. Isa lang naman ang sagot dyan, pare. Sobrang mahalaga ka sa akin, be. Ha? Ako mahalaga sa'yo? Oo. Mahalaga ka sa akin bilang iniibig ko. Special ka para sa akin, Mike. Pag nakikita kita, natutuwa ang puso ko. Pag andito ako sa boarding house mo, sobrang saya ko. Gustong gustong gusto kita. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako napapasaya kapag nakikita kita at kausap kita at kausap kita gabi-gabi. Sir Will, natulala na lang ako sa mga mata ni Romnick habang binibitiwan niya ang mga katagang iyon. Di ko alam ang isasagot ko dahil may asawa ako. At unang-una lalaki siya at lalaki ako. At sa kanya pa talaga nang galing ang mga salitang iyon. Hindi ako kumibo habang nasa harapan ko siya. Gusto ko nang mabago ang lahat. Gusto kong maagapan ang lahat dahil magiging mali talaga. Ano man ang ibigay niya ay hindi marapat na tanggapin ko sapagkat
pupunta lamang iyon sa hindi ka nais-nais na pag-ibig dahil baka mahuli niya na ako. Sige, total ayaw mo naman ang mga binibigay ko sa'yo at ayaw mo ibigay ang kahilingan ko. Sa araw-araw na pagtambay ko rito, manliligaw na lang ako sa'yo gabi-gabi hanggang sa mapa sa akin ka na. Ha? Manliligaw ka sa akin? Lalaki ako at may asawa na ako. Mali yan. Handa akong maging kabit. Be, basta makuha ko lang ang matamis mong oo. Pare, baka pwede sa iba na lang. Baka pwedeng magkaibigan na lang tayo. Sige, walang problema. Pero wag na wag mo akong pagbabawalan na tumambay dito sa bahay mo, pare, ha? Be, gusto ko lagi itang nakikita, gabi-gabi. At isa pa, baka naman mamaya, pwede mo nang ibigay ang kahilingan ko sa'yo. Dahil wala namang mga tao eh. Inumin mo na lang ang kape mo. Sa isip mo lang yan. Sige na, kahit ngayon lang. Diyan ka lang sa may inuupuan mo. Lalapit ako at hahalikan kita sa pisngi mo, be. Sige, humalik ka na. Imbis wala pang tao para matapos na ito. Talian mo, bilisan mo. Ikis mo na ako. At doon mabilis na lumapit sa akin si Romic. Huminga siya ng malalim sabay halik sa pisngi ko. At nakita ko na labis ang kaba na nararamdaman niya. Ganito pala ang lalaking in love sa kapwa lalaki, Sir Will. Kabadong kabado siyang humalik sa may pisngi ko. Ano? Masaya ka na, Romic? Nahalikan mo na ako. Nagkakasala na ako ngayon sa asawa ko dahil sa'yo. Oh, masayang masaya ako. Pero halik lang naman eh. Di ka naman nagkakasala. Wala pa naman ang kahilingan ko. Rome, hindi talaga pwede yun. Sige na, be. Be, kahit isang saglit lang, ang makapiling ka ay para na akong nanalo sa loto. Romnick, hindi talaga yun pwede. May asawa na ako. Sige na, be. Kahit ngayong gabi lang. Sir Will, sa sobrang kulit ni Romnick, tawag ng be. Ano ako, babae? At sa pangungulit niya, pati ako napapaisip na, ba't di ko na lang kaya pagbigyan ng kahilingan niya? Sir Will, noong gabi na yon, dahil napapaisip na rin ako, ibinigay ko ang matagal niya ng kahilingan sa akin upang mabayaran ko na rin ang pagliligtas niya sa buhay ko. Opo, tinupad ko ang kahilingan niya. Sa gabi na yon, nalabag ang batas ng Pilipinas, ang batas ng mag-asawa na walang kahit kailanman maghahanap ng iba. At labis ko pong pinagsisisihan ang bagay na ito sa part na ito na may misis ako. Pero wala eh. Kailangan magbayad ng utang dito sa taong napakakulit at paulit-ulit na nagligtas ng buhay ko noon na si Romnick. Binayaran ko ang utang ko sa kanya, Sir Will, at masayang masaya siya na nagbayad naman ako. Kahit hindi naman siya naniningil ng utang, ako na ang nagkusa para matapos na ang lahat. Dahil sobrang kulit po niya, Sir Will. Sa ngayon, patuloy pa rin sila sa pagtambay ni Hiron dito sa bahay ko at nakikikape gabi-gabi. Pero iwas ako lagi. Iwas-iwas ako lagi dahil baka lumagpas na naman sa mga bagay na hindi marapat. Ako na po ang kumukontrol lang lahat. Dahil ganito pala ang mga lalaking nai-inlove sa kapwa lalaki. At dito na po nagtatapos ang kwento ko, Sir Will. Paalam na po. Mike.